Samantala, pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 6 po ito ng umaga. Ito para sa hindi sang-ayon dyan sa pagpapasara sa mga establishmento sa Boracay. Mga papalag sa reforma sa Boracay, otomatikong ipapasara. Detalye ng balitang yatin sa atin yan ni Reggie Espiritu. Reggie, kailan ba talaga ipatutupad ang closure ng Boracay? Reggie? Dennis, mabigat ang warning ng isa sa mga ahensyang abala sa reforma sa Boracay na isasara ng 6 na buwan mula April 26 para sa rehabilitasyon. Sa programang DZRH Balita, sinabi ni Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre na isasara agad ang mga establishmentong aalma sa mga gagawing pagbabago sa isla. Sabi ng opisyal, mga turista at bisita lang ang bawal sa isla. Batay sa utos ni Pangulong Duterte at hindi nito sakop ang mula 30,000 hanggang 35,000 residente sa Boracay. Ayon kay Alegre, ang mga hindi residente sa isla ay haharangin sa katiklan pa lang. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng Boracay dahil sa talamak na paglabag sa environmental laws ng mga negosyo at establishmento rito. Nauwi ito sa pagsama ng kalidad ng tubig at kapaligiran sa buong isla na itinuturing na isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Pero ngayong inaprubahan na ng Pangulo ang pagsasara ng Boracay, idiniin ni Alegre, maitatama na mga mali sa isla at mapapahinga na rin ang isa sa pinakasikat at dinarayong tourist destinations sa buong mundo. Pag hindi ka nakakonekta sa STP at hindi ka nagkonekta ngayong panahon ng shutdown, isasara ka na lang. Kasi makikita na natin ngayon kung sino yung hindi nakonekta. Diba? At sinabi na ng interagency, ang dami natin pwede gawin ngayon dahil sa time of shutdown, okay, pati yung kalye magagawa na ngayon. At pag hindi ka nag-cooperate, pasensyahan na. Suportado ng iba't ibang sektor sa turismo ang reforma sa Boracay, pero malinaw ang babala. Walang espasyo sa rehabilitasyon ang mga pagmamatigas at pagkontra. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat, nagbabalita si Reggie Espiritu. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.